Hello mga angkol! Andito na naman tayo sa ating installation tutorial. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng power window dito sa ating Suzuki DA63 or kahit anong unit pwede to. Kasi universal naman to. Binili ko to sa Lazada sa halagang 3,761 yata yun. Kalimutan ko magkano yun. Ayan, try naman natin dito sa kabila. Oh, yun oh, oh, oh. Oh, di ba? Galing. Oh, mga angkol, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos na upload ko. Tara na, huwag na nating patagalin to. Power window conversion kit. Ayos. Eto na. Uy, na may ibang. Ah, sige lang. Okay mga angkol, simulan na natin pag-assemble nitong power window. Ito, lagay muna natin to. Dito sa mga adapter mga call, number 8 yung kinuha ko dito, may mga number siya. Yan. Saan yung number 8 na ito? May yan, number 8. Tapos yan. Ito yung napili ko mga call. Ito yung ilagay natin. Tapos yung dalawa, din natin na din natin ito gamitin. Ganyan. Ito mga call, lagayin natin ito dito. Tapos, lagyan natin ng washer. Yung lock dito. Meron siyang lock. Ito yung lock mga call. Lagay natin dito. Yan. Hindi na yan natanggal.
kalak na yan. Tapos ito yung pares niya. Dito yan, pasok. Okay, try natin mga kol. Ikutin natin to. Ganyan. Okay. Tapos, ito. Bari na tayo dito. Tatlo sa. Tapos dito naman. Tapos dito. Bago yan mga call, i-try nating ibaba yung window natin kung hindi ba siya sasabit dito sa motor. Yan, try natin. Yan. Dapat hindi siya sasabit dito. Yan na yung forma mga angkor. Mga call, kung anong ginawa natin dito, yun din gawin natin dun sa kabila, dun sa kabilang tikas. Okay mga call, ito yung wiring harness niya. Tapos itong tatlong wire, ito brown na may red, tapos ayan, solid brown, tapos solid red. Padaan natin dito sa ilalim papunta dyan sa kabila. Yung tatlong wire ito sa ilalim. Tapos ito naman, apat na wire, black, solid red, brown red, tapos solid brown. Padaan natin dito sa ilalim para to dito sa driver side na door sa ilalim. Okay mga call, yung natira na lang na wire ay isang red tsaka isang black. Itong red wire, connect natin to sa on position ha. Tanda natin on position ng ignition key. Bale, magkakaroon lang siya ng supply pag naka-on yung susi. Tapos itong black naman automatic sa ground. Kahit saan dito itap natin sa body ground. Dito sa ano, ito yung fuse box natin sa ilalim. Ito fuse box. Dito sa likod ng fuse box, merong wire dito. Ayan. Ito parang kulay brown. Brown yata to. Ayan, brown. Dito natin itap yung red wire, ito yung on position ng ignition switch. Magka-supply lang to pag naka-on yung susi. Okay? Okay, ayan na, natap na natin yung red wire dito sa on position. On position ng ignition switch.
Ngayon mga call, try natin ikabit kung gagana ba siya. Okay mga call, testing natin mga call kung gagana ba. Oh, ayos! Oh my God! Wow! Ayos mga call. Siya nga pala mga call, pag baliktad yung ikot ng motor, pwedeng balikta rin lang to. Sample ito. Yan, pababa. Ito, paakyat naman. Gusto nyong ito yung paakyat, tapos ito naman yung pababa, balikta rin yun lang to. Yan, green sa blue, tapos blue din sa green. Or pwede rin green to green, or blue to blue. Okay. So itong lagayan ng switch mga angkol, dito ko na lang ipopwesto kasi parang maganda siyang nakapwesto dito. Ito na mga call, tapos na, try natin. Ayan. Tapos up naman. Ayos, kabila. Down. Tapos up. Ayos. Yung mga buttons call, umiilaw siya, klaro kahit madilim. Ayan lang po yung video natin ngayon mga call. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Salamat!